nakikita ay yung pong naka-assemble nga po na mga VIP, mga panauhin dyan po sa National Museum na naghihintay po ng simula nitong inaugural ceremony para sa panunumpa ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, marami ng tao, ha? Tsaka medyo nakisama ang panahon, partner. So far, hindi pa naman nagbabadya na may pag-ulan, although makulimlim nga ang panahon. Sabi nga ng pag-asa, baka may posibilidad na maging maulan. Pero sa ngayon, nakikita natin, medyo maalinsangan pa nga ata yung panahon. At saka yung traffic, medyo mas maluwag dahil apat na lugar ang nag-declare ng walang pasok ngayon, no? So kasama ba? Nakikita mong nagsasalita sa nakatayo si Erwin Tulfo, okay, ang incoming DSWD secretary. Kahit naka-face mask, nakikilala ko naman eh. Kahit naka-face mask. Yung kausap niya, namumukhaan mo ba? I think hindi ba yan yung bagong... Si Secretary Toots Oplie ba yun? Sa likod niya? Tama ba? At saka yung Agrarian Reform Department Secretary. Department of Migrant Workers. Si Conrado Estrella III. Okay. Itong white hair, si ano yata, Dr. Alfred Pascual. Alfredo Pascual ba? DTI? White hair talaga ang palatandaan mo. Kasi alam mo naman eh, di ba? Kaya marami na rin tayong puting buhok eh. Sign of ano daw yan? Wisdom and experience. Tama, si Conrado Estrella, no? Agrarian Reform, yung kausap ni... Senator Tulfo. So, yan po yung hanay ng mga papasok, yung mga incoming cabinet members po na manunumpa mamayang hapon, ha? Kay President Marcos. Ayun, nakita ko na rin si partner. DOTR. Si Jimmy si, Bautista. Jimmy Bautista. Secretary Bautista. Ayun. Okay. So, tama-tama at marami-rami na rin po yung mga nadyadyaan na mga VIP, mga official. Si Richard Gomez, nakikita mo. Okay. Yung naka-sunglasses, tama ba? Mayor, no? Siya ba? Mayor ng ano, di ba? Ormoc. Alright, okay. Sige. Well, para po tulungan po tayo na himayin kung ano pa ho mga dapat asahan sa papasok na administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr., ay ngayon naman po ay makakapiling natin ng live dito po sa ating studio si Dr. Dennis Coronacion. Siya po ang chair ng Department of Political Science sa University of Santo Tomas. Dr. Dennis, thank you so much sa pagsama mo sa aming umaga. Morning, Doc. Good morning po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Kinagagala ko pong makasama dito sa inyong programa. Ako, tanungin natin muna kay Dr. Dennis. Nakailang inaugurasyon ka na nasaksihan mo sa buhay mo? Na presidente? Ilan na? Medyo marami na rin po. No? Simula noong 1980. Six. Okay. Kay Cory Aquino. Tapos hanggang... Bata pa si Dr. Dennis noon? Oo po. Elementary pa lang yata ako noon. Ayun. So, simula po noon. Pero nung EDSA Revolution, elementary ka noon? Elementary. Opo. Nasa grade 5 yata ako noon. Grade 5, no? So, syempre, yung mga inaugurasyon na mga nasumunod, yun yung mga napag-aralan mo na. No, nasaksihan mo in person. Tama po yan at medyo nagka-interest na rin tayo sa mga ganyang klase yung mga events na napaka-importante sa ating kasaysayan. Yun nga kay Pangulong Cory Aquino, sabi nga ito yung pinakamaikling panunumpa, inaugural address na ginawa niya. Sa Club Filipino. Dahil diba? Sinulat lang daw sa napkin. Yung kanyang inaugural address, 10 minuto lang nga daw ang iginugol niya para sa inaugural address. Pinakamaikli. Pero sa mga naaalala mo, doon sa mga nakalipas na mga inaugural addresses, ano ang medyo mas tumatak sa iyo na talumpati? At bakit? Well, syempre po, bilang isang Pilipino, nakatutuwang pakinggan yung mga pangulo na gumamit ng sarili nating wika sa kanilang talumpati. Okay. So, una-una po yun sa napansin ko. Tapos, ikalwa naman, yung mga pangulo na sa inaugural address pa lamang ay sinasabi na agad nila lay down na kung anong kanilang programa plataforma ni gobyerno. Pero dun sa mga narinig mong talumpati, meron bang mga pangulo na nagbitiw ng mga matatamis na pangako na pagkatapos ng termino nila ay siyempre sa pagsusuri mo may pagkukulang na hindi naman po talaga natupad? Meron din po sa mga naging pangulo natin na kumbaga man parang extension ng pangampanya nila eh. Tinutuloy nila yung kanilang pangangako, pero sa kasawayang palad, hindi naman nila natupad. Kasi yung mga very memorable ako, bilang isang journalist, no, katulad namin ni partner Tony, yung mga, let's say, yung mga kayo ang boss ko, di ba? Yung mga tumatak yun, di ba? Tapos yung mga wala akong pa kumpare, yung mga ganon, di ba? Yung ba talagang somehow,
very effective in terms of, you know, recall para sa mga mamamayan na talagang tatandaan nila na ito. Walang wang-wang, yung mga ganun, di ba? So, oh, kumbaga man, ito ay, ano eh, ito yung mga, may tawag ho dyan eh, para madali nyo matandaan. Oo. Tapos, talaga naman all throughout, kahit hindi alam ng mga tao yung detalye ng plataforma de gobyerno ng isang pangulo, diba? Matatandaan nila. Kumbaga man, ito yung in a nutshell. Ito yung nire-represent ng administrasyon ng ganitong pangulo. So, in this case, na katulad ni Ferdinand Marcos Jr., feeling mo mas effective kung sa Tagalog niya. Bibigyan ng, tingin ko maikli lang din yung kanyang inaugural speech eh, pero mas effective no kung kasi kami so nakaabang din kami kung si, kung ano yung mga quotable quotes eh, kumbaga sa amin sa journalist eh, gusto namin tandaan yung mga ganun, di ba, mga binibitawang pananalita, di ba? Oh, well, ayon po doon sa press release nila eh, maiksi lamang yung magiging talumpati ng susunod dating pangulo. At maganda rin, tama kayo doon, ano, effective kung meron sana mga linya, maiksing linya na madaling tanda ng mga tao, which would represent and would easily identify yung kung anong klaseng plataforma de gobyerno meron ng susunod dating pangulo. Kani-kanina lang, Paring Danny at Dr. Coronacion, no? Pinapakita lang natin, kumaaring balikan natin, ayan na, ito yung sa loob po mismo ng palasyo na Malacanang, ito naman po sa palace grounds po ito. Nakikita nga po natin at nakahanda na po yung honor guard, no? Sa pagdating nga po ng President-elect na si Bongbong Marcos dahil sa susunduin niya si outgoing President part of the ceremony. Duterte. Ito po ay parang pamamaalam na rin, no? Ni Pangulong Duterte sa Palasyo ng Malacanang. Ito po ang incoming Executive Secretary at ang outgoing Executive Secretary. Ang incoming po si Attorney Vic Rodriguez at ang outgoing si Salvador Medjaldea. So nag-aabang na lang po tayo na pagdating po ni President-elect Bongbong Marcos, hindi ko lang alam kung nakarating na. Kasi 10:40, sabi, diba? Nakita sa ating calendar na expected schedule. 10:40, pero maikli lang yung seremonya na yan. No? Tapos ang alam natin, di ba, pagkaalis di... President Duterte, ay didiretso na siya, hindi na siya dadalo. Hindi na dadalo sa National Museum. National Museum. Sa halip, siya daw ay papalipad na pabalik ng Davao. Yes. Dahil doon naman po ay may sasalubong sa kanya. Yun. Na parang... May grupo din. May iba rin seremonya na gagawin. Parang ano to, parang celebration din ng mga Davaoenyo. Ayan. Nakikita na natin. Po natin si Pangulong Duterte. Ayan na. Abang siya po ay... sa Rizal Room. I'm not sure kung sa Rizal Malacanang Room ito, parang Danny. So, he will formally receive na the incoming president dyan, di ba? Yes, So, anytime ho yan, ito yung nangyayari sa loob ng Malacanang. So, titingnan nga po natin kung nakarating na nga po ba si President-elect Bongbong Marcos dito mismo sa Palasyo ng Malacanang. Ito nga po yung, ano, yung staircase, no? Na laging sinasabing symbolically... symbolically, dito po sa hagdang ito, magsasalubong yung dalawang pangulo, yung incoming at outgoing. At symbolically, yung pagbaba ng outgoing president sa hagdanang yan, ang kumbaga ay magpapahiwatig na ito na yung kanyang pamamaalam sa kanyang termino. Nagtaano natin yan, nasaksihan natin na ilang beses, partner Tony, di ba? Yung documentation ng ganyan, di ba? Panahon din nila... Pinoy, di ba? Nila GMA, sinalubong din nila yung mga pumalit, di ba? Correct. At saka yung pumasok, di ba? Alright. Sige, so habang hinahintay po natin yan, balikan po natin yung panauhin natin dito sa studio, si Dr. Dennis. So, kanina, kausap namin si Dr. Shelo Magno, no? At syempre, binabanggit niya na ang mahalagang asikasuhin ngayon ay yung investor confidence. Paano maibabalik yung tiwala ng investors para mas lumago ang ekonomiya dahil yun daw isa sa mga kailangang atupagin ng bagong administrasyon, no? Ang tanong siguro, no, ano po ba ang kakayahang dala-dala ni Ferdinand Marcos Jr. para magawa po niya yun? In terms of political will, dahil yan naman ang ano mo, expertise mo, Dr. Dennis. Well, actually, yung pong nasa 32 million na boto na nakuha ng susunod dating Pangulo na si BBM ay... I think it will provide enough political capital for him to undertake the reforms. Okay. At saka ko naman yung magusto niya ng mga programa. Para sa mga ganitong gagawin niya, malaking suporta. Okay. Malaking confidence sa mabibigay niya, hindi lamang sa kanya para sa kanya sarili, kung hindi pati na rin sa publiko at saka sa mga investors. So importante po 'to, no, na meron kang ganung klaseng political capital.
and that you enjoy the support of the majority. Oo. Pero Dr. Dennis, with the present mix ng mga cabinet people ngayon, na-appoint niya, di ba? May mga ilan doon na nagsilbi din ha, sa under kay Pinoy, nagsilbi sa previous administration. So yung present mix, tingin mo ba yung sa kanya, there is semblance of unity na talagang pinoforge niya, na gusto niya talagang maging aspiration para at least wala nang parang politika, mag-move on tayo towards one goal na a better Philippines. Well, parang tama ako ka dyan. It can be taken that way, it can be seen that way, na dahil ito ay galing sa iba-ibang mga kampo, mga kasama ng mga dating Pangulo, kumbaga man hindi tinitingnan yung iyong political affiliation, basta ikaw ay competent, nararapat ka sa posisyon na yun, iimbitahan ka para magsilbi. Regardless ng political color. May I add na hindi naman lahat ay, sabihin natin majority of the cabinet members, itong mga designate na to, ay most of them are competent, but some of them have a questionable. Okay. Hindi ka rin, hindi ka rin believe sa ilang mga appointments, pero somehow, nandoon yung unity factor. Yes, yes. Okay. Ito na po, at nakikita na natin. Ayun. At nakarating na si President-elect Bongbong Marcos. Papasok po siya doon sa mismong side entrance no ng Palasyo ng Malacañang para ihatid po siya no mismo doon sa staircase kung saan sila magsasalubong ni outgoing President Rodrigo Duterte. Ayan na. Alright, so ito na nga po. Paakyat na siya. At siya po ay paakyat na po. No? Siyempre, siguro nung bata pa si President Bongbong, patakbo-takbo siya paakyat baba. Panik-panaog siya sa hagdanan yan. At hindi niya naisip. Balik-tanaw yan. Balik-tanaw, partner. Di ba? Yun. Right. Ayan na ho. Yung kanilang ano ho. Tingnan lang po natin kung may audio po ba ito. Wala po, direct. Wala. Okay. Kwento lang po. So, hindi po natin maririnig o mapapakinggan ang pinag-uusapan po nung dalawa. Okay. Although, nakikita naman natin na parang siyempre at masaya naman ang pagbati sa kanya. Masaya, cordial, at saka ayan. Okay. Andun din si Senator Bongo pala, di ba? Kasama rin pala ni katabi ni Dick Rodriguez. Okay. Okay. Ayan. Kung ano lang pong ginagawa. Kung mapapansin mo, Baring Dani, ha? Parang matibay ang booster shot ni President-elect Marcos. Siya lang ang hindi naka-face mask. Siya lang. Oo. Pero ito na masasabi natin, partner, na the last official act na, di ba? Ni outgoing President Duterte before he heads back to Davao. So ito ay pipirmahan o lalagda muna si President-elect Bongbong Marcos dyan sa official guest book. Yes. Dahil dito ay guest pa lang siya. Hindi pa siya ang officially na magte-take over sa Malacañang. Although wala pang kasiguraduhan na kahit Doc Dennis kung si Bongbong Marcos ay titira mismo sa Malacañang. Even though masarap siguro sa part niya dahil diyan nga siya lumaki. Masarap magrimini siguro nung kabataan niya. Diyan siya titira. Pero hindi pa ho siya nagbibitaw na yata ng salita kung saan siya titira. Sketchy pa yung mga reports, parang hindi pa pabore. Annotate lang, tapos i-describe lang, tapos thank you. Kasi mag-company na tayo na ako. Baka narinig nyo rin po yun. Ha? Yun po ay ang aming floor director. Nagbibigay naman ng instruction. Pasok na pasok ayun, po yun. Ayan po. So, yun po. Lagda po ni President-elect Marcos. Tama. Simple lang pala ang lagda ni President-elect Bongbong Marcos. No? Parang may hawig doon sa father niya. Di ba may naalala ko, ha? Pirma niya. Medyo lang. Ayun. Alright, so sa punto pong ito, ay magpapasalamat na kami sa aming panahon. Si Dr. Dennis Coronacion, si Dr. Dennis naman ay may iiwan dahil kayo naman po ay may mga kasama pong ibang mga anchor na halili po sa amin. Tama. Yan po sila Alvin El Chico at si Johnson Manabat. Yes. Subalit kami naman po ni Paring Dani ay magpapaalam na po muna. Maraming salamat, Dr. Dennis, sa oras na pinaulak niyo sa amin.